Magandang umaga, kabayan. Inanunsyo nga ng DOTR na 24/7 na itong libre sakay sa EDSA Bus Carousel simula December 1 hanggang matapos yung taon. So yung mga kausap natin mga commuters, malaking ginhawa ito para sa kanila dahil lalo na dun sa mga umuuwi ng gabi at madaling araw. Pahinga na nila ang pagsakay dito dahil bukod sa libre, komportable din ang kanilang biyahe. Pero kabayan, may hinain yung ating mga bus driver dito kasi ayon sa kanila, buhat na magkaroon ng extension ng libreng sakay, atrasado raw ang kanilang mga sahod. Maliban sa delayed, bumaba rin ang kanilang sweldo. Sa amin po, mga halos 2 buwan delay ang sahod namin. Dahil? Ang sabi, hindi daw nagbabayad pang LTPRB kasi pagbayad ng LTPRB, saka lang nagbabayad naman sila po sa amin. Mahirap po talaga kasi halos allowance lang namin. Kulang din naman ang binibigyan ng allowance ng amo namin. Gusto namin mangyari kahit paano, mabayaran naman kami ng kaagad-agad kasi ang hirap po ng wala pong pera po talaga. Nung naglibing sakay po malaki, ngayon po, di po ba meron nagkaroon tayo ng second na libing sakay? Doon na po siya bumaba. Tapos ma'am, ang isa pa pong problema po namin, eh, dapat po sana ang nagpapatupad ng traffic dito sa EDSA Carousel, isa na lang. Isa na lang po sana yung nagmamando. Eh, napakarami po eh. May HPG, may IAC, may MMDA, may Coast Guard. Eh, buti po sana kung lahat yun eh, maganda intention. Eh, sa ngayon po, hindi naman po nangyayari yung ganun. Yun nga kabayan, sabi nila, eh tinitikitan daw sila nitong mga enforcers na ito at dagdag pa nila kung gagawin 24/7 na yung libre sakay sa mga bus carousel, sana naman daw ay magkaroon ng maayos na usapan lalo na't magpapasko, eh ang liit-liit lang daw nung kinikita nila. Abunado tuloy sila at dagdag pa sakit pa ang presyo ng gasolina. Nauna nang sinabi ng DOTR na hanggang ngayon December na lang ang pondo ng libre sakay pero may mga panawagan na sana ay maisama sa 2023 budget ang programang ito. Sa ngayon kabayan, mahaba ang pila ng commuters dito. Kanina tumawid ang pila mula sa footbridge hanggang sa kalye ng Benin dito sa monumento. Bagamat wala ng physical distancing, nakasuot naman ng face mask ang lahat ng commuter dahil required pa rin ito sa mga pampublikong transportasyon. Kabayan? Ang problema pala ay yung service contracting ng mga bus na dumadaan dyan o nag-aakot ng pasahero ay ang mga driver hindi na sisweldohan sa oras. Yes, kabayan. Hinain nila 2 buwan ng delay Sus, yung kanilang Joseph. Mga sahod. Oh. Eh, yung dati na walang libre sakay, agad-agad nila nakukuha yung sahod. Ngayon daw, dahil nga inihintay nila itong LTFR, yung pondo, eh hindi agad-agad nabibigay. So, abunado talaga sila, lalo na ngayon ang taas ng presyo ng mga petrolyo, sila ang nag-aabono noon. So, ang ibig sabihin, pag hindi nagbayad ang LTFRB doon sa kumpanya ng bus, ay hindi rin nababayaran ang mga driver. Ganun ang nangyayari. Tama kabayan. Ayon sa mga bus driver dito, hinihintay nila na bayaran muna yung mga operators ng LTFRB. So kung delay, wala rin silang sahod. Yun. At saka nire-reklamo nila yung napakadami daw agency. May IAC, may MMDA, ano pa ba? May Coast Guard, may LTO. Bakit ang Coast Guard? Bakit ang Coast Guard ay nakikialam dyan sa traffic? Anong Kinya kabayan ni Ha? Coast Guard? Eh di ba yes, dapat kabayan. Sa dagat sila? Sabagit ito nung driver kanina na napakarami ng mga enforcers dito at Ayan. Karamihan sa kanila, tinitiketan daw sila lalo na sa batas trapiko, mas nahihirapan sila dahil nga napakaraming enforcers na gumagabay nga sa kanila at nagmamando. Pati SPG? Wala namang SPG kabayan. Ay, wala. Ano binabanggit pa nila? SPG. Ha? HPG kabayan. Yes, merong MMDA, IAC, HPG at Coast Guard. HPG nga? Yes, kabayan. Meron. Meron na. Highway Patrol Group. Highway Patrol Group. Oo. Ang dami nga ng mga ahensya ng sa traffic. Sa dami ng ahensya sa traffic, ang nangyayari, nagkaka-traffic. So, yun ang problema. Kailan ba yung libreng sakay na yan? Mula anong oras? Kabayan, sa ngayon kasi tuwing umaga lang ito at hanggang hapon tuwing rush hour. Pero simula ng December 1, 24/7 na. Uy. Kaya yun nga ang daingding nila. Kailangan magpahinga yung mga sasakyan natin Siyempre. Dito, yung mga bus. So baka may mga day off din sila, mababago rin yung mga araw. Baka every other day yung kanilang day off kung magto 24/7 nga itong libreng sakay. Oo, dapat naman. Hindi pwedeng sila tuloy-tuloy dahil baka mamaya ay maging dahilan ng mga aksidente yan. Ano? So December 1, sisimulan yan. Libreng sakay, 24/7 na.
Yes, Kabayan. Kanino bang proyekto yan? MMDA? DOTR. Proyekto ito ng DOTR. Programa para makatulong sa mga commuters natin. DOTR, under niya ang LTFRB. Bayaran muna yung mga driver. Tama, Kabayan. Ay, nako. Sige. Thank you very much, si Karen De Guzman. Ayun.